Bisa ko pisa na naman. Hindi kasi na gano'n nagsara siya. Hindi, yun na gano'n yung loko. Pagkaraan ng 1.8 kilometro, kumanan sa 151. Hello guys, good evening sa inyo lahat. Totoo po yung sa title ano ng live na to. Si Sander Ford na aresto po. Ngayon papunta kami ng police station kasi may warrant of arrest na nasa ano siya ngayon, Tondo Police Station sa may Abad Santos. So nandito na kami sa Recto. Nasa Recto na kami. Ngayon natuloy yung ano yung kaso sa kanya nung ex-girlfriend niya. Ngayon sinasabi, gusto ko po sabihin sa inyo na bilang management puputahan po namin siya, no? Pero we are not tolerating him kung talagang meron siyang maling ginawa at pagkakamali after ng hearing sa korte, then he needs to face the consequence or consequences ng action na ginawa niya. Pero ngayon, since hindi pa na lilitis o hindi pa siya nagsisimula yung hearing sa judge, so may karapatan pa siya magpiansa. So si Sander po ay papiansahan namin ng 18,000 pesos para pansamantalang makalaya. Hindi po ako nagbibiro kasi mamaya ipopost namin yung warrant of arrest. At ngayon papunta na po kami. Gusto ko lang po sabihin sa inyong lahat ng nanonood sa 583 viewers na sa totoo lang po masakit sa loob ko na tulungan pa si Sander. Masakit sa loob namin sa Star Image na tulungan ng taong hindi nagpapahalaga sa amin, sa mga tinulong namin sa kanya, sa kabila ng pagtulong namin. Ang usapan po namin is aayusin sa ex-girlfriend niya yung kaso, makipagtulungan na lang at kung ano man ang dapat na gawin dun sa na dapat nasa Star Image siya, pero umalis siya ng Star Image nang walang paalam. At ayun, nagpapasyal siya kung saan-saan nang walang paalam sa amin. So totoo lang, nasa alam nyo naman po na nasa indefinite suspension siya. Hindi po lingid sa kaalaman nyo na pinatawan namin siya ng indefinite suspension. Ngayon, kaya siya hindi nakikipag-ugnayan sa amin dahil nga alam niya yung pagkakamali niya, naka-indefinite suspension sa amin dahil nga doon sa kaso niya. So ngayon, gusto namin siyang tulungan pero siya yung umalis ng Star Image at hindi nagpakita, naka-block pa kami ng mga managers niya, naka-block kami sa social media niya. Ngayon, nagulat kami na tumawag siya mga 9 PM, tumawag at nagsabi na naaresto nga siya. So kami, alam mo yung mixed emotion na parang yeah, you deserve it, no, na maaresto ka. Pero may kurot ng konti sa puso namin dahil magpapasko eh. 'Di ba? Ang pangit naman kung magpapasko ka sa kulungan, 'di ba? Kahit naman papaano may napagsamahan kami. Pero kapag naiisip ko yung mga ginawa niya sa amin sa kabila ng kabutihan namin sa kanya, na kami pa yung minamasama niya, pati pamilya niya, kung yung kapatid niya, kung kasok lamang kami sa mga messages, nakala mo eh kami ang kaaway ng ni Sander. Hindi nila alam na we're just doing our job bilang management. Ngayon, eto, papunta po kami. Mamaya, malapit na kami. Ipakita namin sa inyo kung anong lagay ngayon. According to Waze, 5 minutes away na lang kami kay Sander Ford. Papakita namin yung alagayan. Message ng message na punta na kayo, sir. Parang awa nyo na. Puntahan nyo na po ako dito. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. First time niya makulong eh. Diba?
So anong, di ba nagtama kami, sinabi namin sa kanya na huwag mo nang hintayin na makulong ka. Ang tigas ang ulo mo, ayaw mong makipagtulungan sa amin, ayaw mong makipag-ugday, umalis ng Star Image, di ba? Sa 1,400 na nanonood, hindi po kami nagbibiro, seryoso po itong nangyayari. Seryoso po ito kasi unang-una nasa shoot po kami. Kasama po namin si Petit. Okay. Si Petit po ay isang kilalang komedyante na nakakasama ni Meme Vice. Kilala niyo naman po siya. Napakabuting tao na siya pa nagsabi sa amin na, "Boss, hindi ka ganyan. Puntahan niyo, puntahan na natin." Kasi ayaw, di ba, Petit? Ayaw namin. Ayaw ni Boss. Kaso sabi ko, Pasko naman. Sige na, puntan natin. Sa totoo lang, kami ni Vince, nag-desisyon na kami na para ano, matuto. Di ba? Kasi kahit sino sigurong humawak dyan, walang matututunan yan. Ang dami nang tumutulong ng mga tao, tapos ano pa, abuso pa. O ngayon, nararamdaman niya ngayon. Humihima siya ng rehas. O sino ang tinakbuhan niya? Kami pa rin. Kami pa rin yung tinakbuhan, di ba? So, pasensya na po kayo. Ito ba? Patingnan natin, Padre Alge. Ito ata. Ayan, dito. Ito? So, ito po. Papakita namin sa inyo, ha? O, ito po. Nandito na po kami. Manila Police District, Padre Alge bakit Police may, Station. May, ang Rafi Tulfo. Nandiyan na si Rafi. Hindi, dapat hindi. Ayoko okay, wait lang. Si Sander, Sam. Ayan. Wait lang po. Yung... Wait lang po ha, mag-ano na kami, ito na po kami. Magkano ka pag ano ka? Ayusin mo naman, ayusin mo. Kasi baka... Ito, wait lang po ha, ito na po kami. Masya ka lang. Ito na po kami. Ito na po. So, nandito na po. Hi sir, good evening po. So, ngayon po kasalukuyan na nandito po si staff ni Sir Rafi Tulfo. Sir Rafi Tulfo in action. Ayan. Oo. Sir Canlas, good evening. Kami po yung sa Star Image Management. Hello! Nagkita ulit tayo. Oo. Nag-usap lang namin. Saan po si Sander, sir? Pwede po siyang makausap, sir? Sige po. Pwede po siyang puntahan ngayon? Sir, can last po, no? Sige po. Oh. Ano? Oh, ayan. Ang dami sa atin nanonood. Kala nila nagbibiro tayo. 18,000 yung piyansa. Alam na namin ang gagawin. Bukas pupunta kami sa RTC. Regional Trial Court. Asan yung warrant mo? Kailangan namin ng warrant. Sir Canlas, yung po mga requirements po para sa piyansa niya? Bali po ang... Nabigyan kami yung copy daw po ng warrant. Tapos yung mga... Tingnan mo nga yung ano, sinabi ni Jojo. Bali po ang... Wala pang muna si... Ano, yung requirements. Requirements lang. Ano? Saan ka nahuli? Eh? Job sa Pasig. Nagkakulab kasi kami nang sa tipo. Oh my God, Sander. Parang ayoko ipakita si Sander dyan. Tutulungan ka namin. Ayoko ipakita si Sander. Alam mo, ito ha. Itong live na to para sa kaalaman ng lahat. Para din aware yung tao kung ano. Aware. Na totoo to. Totoo yung nangyari.
Okay, let's face it. Opo. Okay, let's face it. Hindi biro, okay? Ang nangyari dito, hindi kami nagkulang sa'yo. Umalis ka ng Star Image ng walang paalam. Sabi natin, ayusin natin to. O, anong ginawa mo? Wala naman po dumating sa akin, sir, na kami, sir. Kaya nga, wala. Pero dapat, nandun ka sa amin para anytime magkakaroon tayo ng action kung ano man o makipag-ugnayan tayo sa kampo ni ex mo. Anong pangalan nun? Ni Isa. O ngayon, nag-ano na. Ayan si Mami Petit, nag-shoot kami sa Amore. Ma'am, si ito, nakakahabag, oh. Parang hindi ko kayo makita sa standard ng ganyan. Ma'am. Ano ba nangyari sa'yo? Tignan mo, hindi kami makapaniwalang kinulong ka dyan, oh. May kasama siya. May kasama ka? Kumain ka na? Hindi na kumain po kanina pa. Diyos ko. Hanggang kailan? Sige po. Sir, pasensya na po ah. Kayo na po muna bahala sa kanya kasi. Alam mo ang swerte mo. Alam mo ba't swerte ka? Dito ka dinitain. Diba sir? Swerte siya, dito siya dinitain. Kapag dinitain sa may kasama, yari ito. Ano ba protocol naman po kasi talaga yun? Sa mga nanonood po, sana po ano, wag po natin tawanan kasi mahirap po yung lagay niya. Opo, mayabang siya o pasaway, pero magpapasko po tayo. Wag po natin pairalim po yung ano natin, galit po sa puso natin. In-interview ka ng nandiyan ka? Hindi ako sumasagot. Ayaw ko silang masagot. Hindi, okay lang yun. Kasi, syempre, kailangan natin ng may lawyer. Okay. Alam mo, sana magtanda ka na. Eto, ang dami na, 10,000. 10,000 ang nanonood. Sa Star Image to ha, 10.7K, 10.8, nadadagdagan. Sana ito, hindi ito maging rason na para i-down ka lalo. Okay, ginagawa natin to para maging open tayo sa lahat. Na tayo, sumusunod tayo sa batas. Kung nagkamali ka, nandyan ka, dumaan tayo sa proseso, ipapiyansahan ka namin na 18,000 bukas. Pero lahat yon dadaanin natin sa proseso. Magpasalamat ka. Sa totoo lang ha, ito sinabi ko sa live. Sa totoo lang sinabi ko na ang hirap mo ng tulungan. Ang tagal, di ba? Binlock mo ko. Nakachat ko nga po kayo ngayon. Siguro in-unblock mo na ako. Pero binlock mo ko. Naka-ignore message lang po yun. Pero hindi po naka-block yun. O, in-ignore message. Ganun din yun. Ganun din yun. So, ang sa akin, kahit anong mangyari sa'yo, kami ang takbuhan mo. Nandito kami. Mula Antipolo, nandito kami sa Tondo. Di ba? Nandito kami sa Tondo. Hindi ka namin pinapabayaan kahit na anong kasutilan ang ginagawa mo. Di ba? Pero kung anong dapat mong ngayon, danasin muna ngayon dahil hindi pa natin mabibigay yung piyansa dahil bukas pa ang ano. Wala. May pera kami ngayon, Chief. Sir? Sir Canlas? May pera po kasi kami ngayon. Eh, pero hindi po pwede, di ba? Opo. Bukas. Bukas, sa RTC, tapos meron tayong requirements. Alas 8 na, kasi wala nang paper ngayon. Hindi, saka half day ang RTC bukas, kaya maaga. Tingnan mo ang gagawin mo sa amin. Pwede pa siyang pasamahan dito? Hindi.
kahit assistant na lang ako. Hindi pwede. Ano naman po yun, hindi naman po yun mga ano rito. Kasi oh, okay, postuli na po namin yan. Mm-hmm. So, parang nagutang po namin yan kung may mangyari po dyan. Hindi, saka ano, we trust ano naman of sila, course. Sir. Oh. By si Sir Canlas, saka si ano po yun. Kapampangan po kayo, sir. Canlas po kami sa Lubao. Baka kapampangan po ang Canlas. Ano? Hindi, sana ito, Sander, ha? Diyos ko, 22,000 live viewers. 22,000. Ah, sa cellphone atin. Mo, yung cellphone mo nasa. Nasa kanila, sir. Oh, hindi po kanila. Pwede yun. Sa ito. Kayo na ba pwede i-turn over itong ano niya? Kami manage. Sa amin na lang po. Management naman po kami, sir. Nakita naman niya, di ba? Opo, opo, sir. Or, yung alam mo, ha? Opo, sa kay Sir David na lang po sa mga. Alam mo naman kung sino to, ha? Opo. Opo. Alam mo, Ford, swerte-swerte mo kasi ang mapait na ito. Oo, alam mo, sinabi ko nga kanila, sir, eh. Kapag kay... Sino ba, pinangat ako muna siya, eh. Tapos sabi ko, sige, paalam mo sa ano mo. Kung matatawagan yung pamilya mo. Hindi kasi makakapunod yung pamilya na malayo. Anong gusto mo? Nagugutom ka? Anong gusto mo? Tubig? Nagugutom ka? Ano? Bibilang ka muna namin. Kape? Kailangan muna lang yan. Kailangan na kumot lang. Na 7-Eleven. Yung personal recipe niya, yung... Para... Alam mo, sana sinabi mo agad eh. Nasa biyahe na kami nun eh. Alam mo, hindi na tayo... Baka bumili lang tayo. Bibili na lang. Ito, divisoria. Baka may bukas. Ano po ba yung mga... Yung pong mga kumot-kumot. Divisoria na lang. Hindi, may night market ata. Bili tayo ng kumot. Ang night market lang hanggang 10 o'clock pa to. May mga gilid-gilid pa. Pero may mga gilid-gilid po. Pwede natin ipag-grab dito. Pwede rin. Pwede rin. I-grab na lang. Doon na lang, no? Kung wala dyan. Ano masasabi mo? 35,000 yan. Ayun, sa lahat po ng mga nanonood po, ayan, totoo po talaga ito. Pero po, hindi ko din po gusto itong nangyari sa akin. At ilang beses na po ako nagsasabi ng sorry sa aking ex-girlfriend. And then, okay naman po ako, hindi na naman, wala naman po kayo nakikita naman. Lumalabas sa akin ng mga issue kasi tumigil na po ako, nasa bahay na lang po ako. And then, ayun nga po, hindi na din ako nakakapunta sa management namin kasi... Hindi, ganito, Sander. Wala kang kasalanan pa na napapatunayan, okay? This is just a part of the process. Opo. Hindi yan napatunayan, hindi yan kasalanan. Hindi ka nakulong, hindi ka nakulong dahil guilty ka. Opo. So may karapatan ka pang patunayan sa korte kung nagkasala ka talaga o hindi. Opo. Okay? Pero sa 42,000 na nanonood, kung mapatunayan na totoo ka nagkasala, wala na kaming magagawa. Wala na. Ito na yon. Wala na. Kasi batas na to eh. Batas na. Okay, so kayo po, guys, sa mga nanonood po, magpapasko na po. Ito po, Sander Ford is paying the consequences, paying the, ano, pinagbabayaran niya na ang kasalanan niyang, kung may kasalanan man siya, pero bigyan po natin siya ng chance na kung ma-depensa niya yung sarili niya. Tanggal lang ako naman. Okay. Sa totoo lang, guys, sinabi ko po sa inyo na, ako tatanungin ha, kanina, ayoko na talaga eh. Ayoko nang tulungan to. Sa totoo lang ha, ito, sasabihin ko sa iyo, ayaw na kitang tulungan. Kami ni Vince, ayaw na. Pero si Petit, nagsabi, tulungan natin, boss. Kumonsulta kami kay, kilala mo naman si Jojo, kumonsulta kami kay Jojo, kay Petit. Tutulong kami. Wala naman kaming choice eh. Pero sana, pagkatapos nito, matutunan mo na lahat. Alam mo, kami, kung kami masama, ha? Dito ka magpapasko. Bayaran yun, anong proseso? Makukulong pa siya ulit? Hindi, may temporary siya, di ba po? Ano naman po yan yung... Papiyansa, pansamantalang kalayaan habang
Habang nag-aano? Habang nag-hearing. Pero matagal. Pero pag inakyat ulit yun, huli na naman siya. Ano po kasi, depende po sa bill na gagamitin niya po. Kunyari, kung sulit eh. O yung cash fund. Pag binayaran niya yung buo yun, hindi siya maaalam kung ang katatapos na yun. Pero yung meron tatawag na ano eh. Ganun na lang. So, gano'ng katagal ang kulong doon, sir? Sa nagsasabi po na fake ito, na drama lang, ito po, hindi naman po fake ang nasa presinto, hindi po natin mapepeki ang presinto. May mga po, may mga kapulisan po, nakakulong po talaga. Pinapakita po natin to para katulad ng kay Sir Rafi Tulfo, nagpunta yung staff niya dito para interviewin dahil nga may follow-up. Totoo po ito. Kung nagsasabi kayo na peke, bakit naman po kami, ba't naman po namin pepekein? Eh, this is a serious matter. Nasa photoshoot kami ngayon, nandito kami sa prison. This is a serious matter po. Ngayon, sa nagsasabi na buti nga kay Sander, dapat lang kay Sander yan. Sa lahat naman po na napagbibintangan o bigyan, may tinatawag po tayong due process. Huwag po muna nating husgahan kung hindi pa napapatunayan na nagkasala. Kaya nga po tayo may husgado. Kaya po tayo may husgado para doon po natin digin ng kaso po ni Sandra. Hindi ito prank. Okay, kami na bahala sa kilala ni Merly. Nakakausap ko, kausap. Alam nila na pumunta kami dito. Saan ka daw hinuli? Sa may Pasay po, yung nol. Bakit ka nahuli doon? Sinet up ka? Ano po kami? May nagtimbre sa iyo kung nasan ka, no? Wala, hindi ko po alam. Bigla po sila lumapit sa akin. Sino yung ka, ano mo? Sino yung ka TikTok mo, kakulab mo? Sina Sir Ronald. Yun, sina Sir Ronald. Saka ang maganda dyan, dito sa Linagay, mag-isa lang siya. Halimbawa, wala siyang walang, halimbawa, mahawa na po. Oo. Ayan nga, may electric company. Ako yung ano na po. Maayos naman po yung kalagayan ni Sander dito. Alam nyo guys, may mga nagko-comment na positive. Pakabait ka na, kapatid. Kit, punta ka dito, Kit. Kailangan namin ng tulong mo, Kit. Salamat. Si Kit, si Kuya Kit mo, nanonood. Kuya Kit, tulungan mo po ako. Oo. So, magtutulungan kami lahat ng pamilya mo sa Sahimage. Kahit i-bash tayo, wala naman tayong ano eh, hindi naman natin mapi-please lahat eh. Naka-mask kami dito, naka... Okay. Wala naman kaming magagawa sa bashers eh. Makakalabas ka bukas na. Tutulong kami, ha? Ngayon, sana matuto ka na. 18,000 ang babayaran namin. Oh my God, 73,000. My viewers. Magbe-74. Akyat na akyat. So, magiging lesson na rin to. Lesson learned. Sander, bagong taon. Opo. Siguro way to ni God, no? Kasi magpapasko, magbabagong taon. Pinarana sa'yo yan. 2021, baguhin mo na sarili mo. Maawa ka sa pamilya mo. Yung nanay mo, hindi mapakali. Tinawagan ako kung, di ba? Nakakaawa. Nagpaalam ka daw, isang buong linggo ka na wala sa inyo. Hindi sir, nag-alala. Sabi niya, magti-TikTok ka daw kung... Hindi ganun. Pang ilan na to? Pang ilan na to nating usapan? $80,000, no? Guys, huwag kayong naguhusga dahil wala namang kasalanan si Sander. Wala pang napapatunayan. Wala pa pong napapatunayan. So... Yan po for your ano for your peace of mind. May batas po tayo. Totoo po may batas tayo. Nagpapasalamat din po kami sa Rafi Tulfo in action kasi somehow no nagbigay kayo ng daan o nagbigay kayo ng isang leksyon para kay Sander kasi kami ang daming beses na namin kinakausap itong taong to si Sander pero
hindi namin ano eh, hindi talaga namin kontrolado syempre ang buhay dahil management lang kami, manager kami. Eh, wala kaming karapatan na panghimasukan ng buhay ng personal. Nakausap ka ba ng Tulfo? Nakausap o nandito lang sila? Hindi po. Pero nandun po sa ikabila ko. Pero wala kang... Wala kang sinabi po sa kasi pero yun, so... Parang hindi ka sa akin nagagandaan, sir, kanila. Kay, ano, kay Isa, I hope, no, na... na... Huwag kayo, ano, bawal-bawal. Mahal. Wala na mong ano. Huwag kung nanonood ka sana. Maging okay ka na, sana. Boss! Sana magpatawin mo na lang ako. Patawaran tayo. Ako lang din nakasahan ng pamilya ko. Ako lang nakasahan ng mga. Alam mo naman yun. Ang mga bagong taon na Pasko. Sana. De Isa, sabi mo kay Isa na open tayo na pag-usapan natin. Pag-usapan na lang natin. Na, yun nga, yung mga pag-iwan yung naging nakaraan natin. Sana magkapatawaran tayo. Sana matuto tayong magbigay ng pagpapatawad sa isa't isa. Kahit naman maging mga kaibigan na lang tayo. Sana matanggap mo pa rin ako maging kaibigan mo. Sana magpatawarin mo na lang ako. Sana Isa, if nanonood ka o kung sino man nakakilala kay Isa, eto po, eto si Sanderford. Pinagbabayaran niya yung kasalanan niya. Kung meron man kayong na hindi pagkakaunawaan before, nagsisisi na siya. At siguro alam niyo naman sa isa't isa na kung ano ba talaga ang nangyari, kung ano ba talaga ang kasi parang mabigat yung ano eh, mabigat yung bintang na attempted rape, eh, 'di ba? So hindi ang nakalagay po doon ano eh, parang sa ano lang, boss, ano po yung ano? Ano po yung mismong kaso niya dun sa waran? Parang physical, ano? Dito, nakalagay dito, ano eh? Acts of lasciviousness ba yan? O... Hindi, parang RA, ano yun eh? Ah, hindi. Ano, parang, ano? Physical? Ganon? Eh, nag-away kayo? Attempted lang yun eh. So... Nakalagay dito yung... Naka-stipulate. Ano pong RA? Bali RA 9262. Yung parang yung violence against women. Violence against women. So parang yun yung ano mo. Hindi lang nakalagay dito yung saktong ginawa. Sa mga nanonood po, sa mga natatawa, natutuwa, hindi po ito biro, mga kababayan, no? Sana... Kaya po namin pinapakita to para maging transparent kami kasi alam po namin na ilalabas to kay Sir Rafi Tulfo para makuha rin po agad natin yung side ni Sander kasi po hindi po natin makukuha yung side agad ni Sander nang hindi po namin na na kakausap ng personal si Sander dahil para rin po sa kapakanan niya. Dahil, siyempre, wala po naman siyang lawyer ngayon dahil mahirap ngayon, COVID. Tapos, yung kinonsulta namin na lawyer before, umalis nga siya sa poder namin, sa Star Image. Hindi namin siya matuloy na tulungan. So, ngayon po, sa 100,000 na nanonood po sa atin, 100,000. 100,000 live viewers. Sana po ito po nangyari kay Sander, wag po nating gawing katatawanan kasi hindi po siya katatawanan. Unang-una po nagkamali yung tao. At hindi pa naman po napapatunayan yung ibinibintang sa kanya. Kayo po, kung may kamag-anak kayo, may anak kayo, may kapatid kayo na nakulong, ganyan, gusto niyo po bang tawanan din kayo? So parang wag naman po nating gawing biro ito. Kami po hindi po kami nangungunsinti kaya nga po ito nakakulong si Sander kasi hindi po namin pinigilan ng batas dahil ang batas ay batas. Okay?
Wala po. No one is above the law. Yan po ang ating pinapatunayan dito sa live na ito. Hindi po ito para pahiyain si Sander. Dahil unang-una po, bakit po namin pahiyain? Dahil artist po namin at kahit po malaking pagkakasala din sa amin dahil naka-indefinite suspension siya sa amin eh. Siyempre, magpapasko, lumalambot din po ang puso ng lahat. Pero Sander, yung sinasabi namin sa'yo, please, sa darating na bagong taon, magbago ka na, magbago na yung ano mo, kinagagawian mo. Huwag mo nang pasakitan ng ulo yung mga magulang mo. Kami na tumutulong sa'yo, nakala mo kami ang kalaban mo. Nandito kami kahit anong oras. 'Di ba? Kung tutuusin, sinabi ko na nga, uulitin ko sa mga bagong panood, kung tutuusin, hindi ka na namin dapat puntahan dito eh. 'Di ba? Dahil hindi naman tama talaga yung ginawa mo sa amin dahil umalis ka sa Star Image na walang paalam, dapat ayusin natin lahat ito. Naka-indefinite suspension ka. O ngayon ito. Nagpapiyansa kami para sa iyo para dinggin mo yung kaso doon tayo sa tamang proseso. Makakalaya ka, pansamantalang makakalaya ka para dinggin natin yung kaso. Pumunta ka kay Isa kasi kayo lang naman ang alam, may alam sa totoong nangyari. Dahil kayo ang girlfriend, boyfriend. Pero pwede pa kayo mag-usap ni Isa? Pwede naman po, friend pa kayo. So ngayon, makiusap ka na lang kasi alam ko ang papakinggan lang ni Isa, ang kampo ni Isa. Ang papakinggan niya si Sir Rafi Tulfo. Ngayon makiusap ka, kung nanonood si Sir Rafi, sa team ni Sir Rafi, makiusap ka kung ano ang bakit ngayon. Siyempre tatanungin ka, bakit ngayon? Ang tumawag sa kanila si Isa. Bakit ngayon? Oo. Bakit ngayon? Gusto mo na makipag-usap nung una ayaw mo. Kasi nga kailangan natin ng tamang proseso. Pero ngayon, willing ka na. Willing ka na ba? Na kumausap para ayusin na lang to. Okay. Ang sabihin mo, kay Sir Rafi. Ayun, Sir Rafi, ayun, ngayon, willing na po ako para kausapin po kayo ng harap-harapan po. Kasama si Isa? Kasama po si Isa. Para matapos na lang po itong problema na po. Para magkaroon na lang po kami ng peace of mind. Para po hindi na po mga problema yung mama ko. Para po, maging okay na po lahat. Sana po maging okay na din po. Sana po, tulungan niyo din po ako na makausap ko po si Lisa. Sana po, magkakatawaran po kami dalawa. Ayun po. Alam nyo, sa totoo lang, nakakaawa yung lagay ni Sander. Hindi ko ini-expect na ganito yung mararamdaman ko. Kasi kanina, bago ko pumunta, talagang para antigas ng puso ko eh. Na parang dapat lang sa'yo yan. Dahil pasaway ka talaga. Yan talaga nasa isip ko kanina. Kasi punong-puno na rin ako. Sa totoo lang po, mga kababayan, punong-puno na rin po kami sa Star Image. Pero nung nakita ko si Sander sa lagay niya, parang first time niyang makulong, hindi niya naman parang ginusto to. Parang ang bigat sa loob kasi apak na siya sa social media eh. Tapos eto pa, tatawanan pa natin na nakakulong siya. Parang hindi ang sakit, maano. Ayun, gano'n na lang gawin natin. Hindi, pupunta tayo kay Jason. Manghiram tayo dito. Oo, oh, sige. Nasabi mo na ng mga kailangan niya. Baka nandun lang naman yun. Pwede. Saka pagkain. Oo. Gano'n na natin pagkain. Ano kailangan niya? Hindi, kasi kung asikasuhin natin bukas ang umaga yan, half day lang yung RTC. So, syempre, ngayon kailangan maligo yan. Nandali, kausapin nyo muna.
Guys, lumabas muna ako ng presinto. Ito po. Manila Police District, Station 2, sa Padre Alge. Ako na po yung humingi sa inyo ng paumanhin dahil sa medyo lang ako parang yung nga sinasabi ko sa kanina habang nasa biyahe kami sa Antipolo kasi kami nang galing. Parang ayoko na talaga siyang puntahan eh. Parang sa loob-loob ko, parang karma sa'yo yan. Ganyan. Parang para madala ka. Aral sa'yo yan. Magsilbing aral sa'yo. Pero pag nakita mo na pala yung tao na kinaiinisan mo, tapos hindi na biro yung nangyayari. Nakakulong talaga. Yung nakita mong nakakulong talaga. Parang ang nakakatunaw ng puso. Kasi ewan ko ha, parang pasensya na kayo ha, guys. Kasi kami talagang nawala na kami ng amor sa kanya eh. Pero kung nga alam eh kung bakit pero ewan ko. Hindi ko ma-explain. Ang daming mga nang babash, parang sinasabi, parang ayoko nang magbasa ng comments kasi siguro yung mga maayos na lang na mga comments yung mababasa ko, pero sana yung Pasko nyo masaya lahat. Sana safe kayo lahat. Yung mga tumatawa, yung mga yung mga masaya dahil nakakulong si Sander. Sana kaawaan kayo ng Diyos sa darating na Pasko. Ganyan yung magse-celebrate kayo ng Pasko na masaya kayo na may nakakulong na tao na hindi naman kayo inaano, na hindi pa napatunayan na nagkasala talaga siya. So alam natin pasaway si Sander. Oo, ibasyo na lang kahit sa ibang larangan, yung pangit siya, yung sa physical niya na anyo, ibas nyo kasi dyan naman din tayo magaling sa pambabash, ibas nyo sa physical, pero yung husga natin na yung buong pagkatao niya na hindi pa napapatunayan nga sa korte na totoong nagkasala siya, pero eto pa rin tayo, diba? So ako po bilang kumakatawan sa Star Image na araw-araw po kaming nakakaranas ng bash. Pero po, ganun talaga ang buhay. Sasabihin, pasikat. Sasabihin, fame whore. Sasabihin, palabas. O ano lang, pakitang ano lang. Kami rin po, tao rin po kami. Nasasaktan din po kami. So, kayo na po bahala sa mga nakakaintindi po, sa mga nanonood, sa mga nakakaintindi. Nakakulong na po si Sander ngayon at inaasikaso po namin yung pangpiyansa niya para mabigyan siya ng tsansa, mabigyan siya ng pagkakataon na patunayan po sa korte na yung sinasabi niyang wala siyang kasalanan. Bigyan po natin siya ng tsansa. Open din po daw si Sander. Sabi niya po kanina, open din siya na makipag-usap kay Isa. At kami, willing naman kami to cooperate kung ano yung pag-uusapan nila ni Isa para sa ikalulutas nitong kaso na to. Ngayon po, i-end ko muna yung live ko. Bibili po kami ng pagkain ni Sander, saka bibigyan po siya ng maayos na kumot at unan para sa tutulugan niya. Maraming salamat po kasi nandiyan po kayo sa mga walang
walang sawang nag pa-funny react. Ayan, mga funny face reaction. God bless you all. Sana po hindi po mangyari sa inyo ito at sana po maging maligaya po yung Pasko nyo. Stop the hate po kasi Pasko na po. Sana po ma-realize natin yan na ang Pasko po dapat po magmahalan. Hindi po pangtawanan, hindi po para i-down pa yung mga ibang tao na nagkasala. Hindi po ako nagmamalinis, guys. Hindi po. Wala pong pagmamalinis ito. Dahil kami rin nagkakaroon din ng kasalanan. Pero sana po, tignan po muna natin yung mga sarili natin. Magandang gabi po sa inyo lahat at maraming salamat po sa inyo.